Magandang umaga sa inyo, mga kabungsa. Narito naman ako ang inyong lingkod, si Kabungsang Arnold Sanchez. Mga kabungsa, sa huli kong vlog, sinasabi ko nga sa inyo, talakay na naman natin bakit ang mga manok ay naging bike, sakang o kaltis ang paa. Kung saan nagmula yan, bakit nagkaroon ng manok ng ganyan. Ano mga kabungsa? Dapat kasi, pag kayo'y magpalahi, ang sisiw, ang inakay, dapat maluwag ang paglagyan nila. Hindi naman sobrang luwag na luwag kasi na sila'y tamang makagalaw, makatakbo-takbo, yan importante yun sa sisiw na diol. Para kanila mga paa, mga pakpak, exercise, takbo, gayon. Importante yun sa mga sisiw. Ano, mga kabungsa? Kasi, mga kabungsa, yun ang pinagmulan pag ang iyong sisiw na hindi gaano sila makatagpo, hindi makatakbo, gaano, kahit saan pa takbo. Kung masigip ang iyong pinaglagyan ng sisiw, lagi silang naka-steady lang. Hindi na-exercise na kanilang paa, hindi nakagalaw, natural eh, ang banon lang nila, nakaupo lang, tuka, tapos ganyan. Pero kung medyo maluwag, nakatakbo sila, nakisize nga. Mga kabungsa, yan na importante. Dapat mga kabungsa, ang sisiw, pagkatapos mo ng, ano, halimbawa ng isang buwan, dapat mailipat mo sila sa alpasan. Yung pinakita ko sa inyo dati, na sabi ko, pagdating ng isang buwan ng sisiw, doon mo ilagay. Para kasi mga kabungsa, ma-exercise ng kanilang paa, yun, makagala na sila, kay-kay, kay-kay dito, kay-kay doon, yun ang importante mga kabungsa, para sila, ang kanilang paa, hindi lagi na lang nakatayo gayon. Isa yung dahilan kabungsa kung bakit sila naging kaltis, naging pike. Siguraduhin ninyo sa lagin, pag isang buwan na ang sisiyo, na ilipat mo sa palpasan, huwag nyong ilagay sa tangkal. Kasi ang tangkal, naroon naka-steady lang siya palagi, maliit masyado. Importante yon, dapat sila ay nakagalaw. Yan ang dahilan mga kabungsa kung bakit ang manok ay kaltis, piki, at sakang. Yan ang dahilan. Kaya kita mo mga gaya sa amin, mayroon mga palpasan, bihiram-biram mangyayari yon. Siguro, bihiram-biram mangyayari sa amin yun na meron kaming kalte, sakang, o pike. Kasi, yun nga, meron kaming mga palpasan. Pinakita ko na nga sa inyo yung nakarakong vlog na aking mga palpasan. Importante yan. Lagi mo palpasan ng mga manok. Kasi, pag di sila makagalaw, laging nakahapon. Pagkatapos ng mga hapon, hindi nila mag-exercise ng kanilang paa. Dapat exercise yon. Kaya, tinan mo kami, bihira-bihira mangyari yon. Kahit babae, yon, makikitaan mo ng manok na kaltis, piki, dahil ngayon doon, di importante para man dapat talaga ang lahi niya ay maganda. Ano ho, mga kabungsa. Yan ang dahilan kaya kayo nagkaroon ng manok na ganun. Mga kabungsa, nung na-vlog ko nakaraan, na sinabi ko nga sa inyo na magpagawa ako ng battery type na petlugan para hindi matuka ang itlog ng manok. Kasi yung battery type na nagawa na ngayon, abot pa rin ang ulo nila. Nababasag pa rin at saka bakal ang tinatamaan, nagulo ang itlog, nagka-crack. Hindi rin ba kinabangan. Kaya sabi ko nga sa inyo, nagagawa ako, yun, nagawa na, ipakita ko sa inyo ang aking pinagawa para makita nyo, magkaroon kayo ng idea din na huwag kayo magpagawa para kahit anong mangyari, wala kang makitang basag na itlog, hindi niya abot tukain. Pakita ko na sa inyo mga kabungsa. Yan, ito na yung mga kabungsa, sinasabi ko sa inyo, yan. Yan mga kabungsa, yan yung
pinagawa ko kahoy siya. Yo, may mga itlog mga kamungsa. Yo, nakita nyo, may mga itlog na. Yan, pinagawa ko siya. Yan, malayo ang disgrasya dyan mga kamungsa. Kahit pa nung gawin nila diyan, pag gumulo ang itlog, hindi mababasag ang itlog dyan mga kamungsa. Ilan nyo. Hindi mababasag ang itlog dyan. Gawa nung ito, ito, rubber ito ang pabagsak sa kanya. Pati yung flooring niyan, rubber lahat. Kita niya, may mga itlog na yan. Yan. Ang style nito mga kabungsa, para din yung battery type na bakal na binibili natin. Kailan ginawa ko? Ginawa ko siyang kahoy, plywood ng mga division. Pero ang flooring nga, yan, rubber ito. Yung babagsaka naman, papalo ang ano, rubber din. Yung guma nga sinasabi ko sa inyo na binibinta ng nilalakuya, nakarol yung, yan. Yan ito, yan, division yan, mga kabungsa, yan. Yan, division. Yan ay walo yan. Kahit anong gulong di yan, ay walang problema. Kahit paanong gagawin nila, importante yan mga kabungsa para ang ating paghihirap di masayang. Yan, kita mo naman mga hinahin, gusto nilang abutin ng itlog. Yan, ano ka ng itlog yan, hindi nila kaya abutin. Ganong, ito kasing plywood na ito, yan. Yung plywood na yan, pinahaba ko. Kasi yung nga yung dating nabibili natin na battery type na bakal, di kaya nilang abutin. Naliig nila ang itlog. Kaya lang basagin. Pero ngayon, kahit anong gawin nila, di nila kaya abutin. Ganong pinahaba ko eh. Iyagdagan ko na para hindi niya kaya po niya, no? Yan. Gusto nilang abutin ng itlog. Patsin mo ga, oh. Ilan pa silang ulo. Hindi niya kaya abutin ngayon. Kahit pa nung gawin nila, di yan nalabas, di nila kaya abutin ng itlog. Di yan. Yan mga kabungsa, ba makagawa kayong ganito? Karoon kayo ng idea. Mas maganda ito kabungsa. Safety. Tsaka mga kabungsa, huwag ninyong ilagay ang inahin diyan pag ninyo alam na ano ito siya o hindi. Kasi ang ipot niyan mga madumi ng ipot niyan. Walang pagtapunan ng ipot. Kaya ginawa mo lang yan para ayong inahin pagka umaga susundutin mo yung puwitan sa daliri mo, sa kalingkingan. Kapa mo yung medyo may matigas, may itlog na kaumang, yun saka mo siya ilagay. Pagkatapos yung may itlog, pwede mo nang alisin, ilagay mo doon sa kulungan. Usama mo siya nilalagay. Para hindi madumihan ni Ray. Yan o, kita mo yung mga inahin gusto ng pilit na abutin ng itlog. Hindi na kaya abutin yan. Kita niya mga kabungsa. Ganon din ang style nito mga kabungsa. Kung ano yung bakal, ganon din. Walong division ito, walo. Kaya lang, ginawa ko nga siyempre para wala sila makita. At saka, pinapatay ko ang ilaw para medyo madilim para hindi gaano silang ano sila yung malikot pakalikot kasi ng manok pag may ilaw eh. Kita mo yan sila abutin ng itlog hindi nila kaya abutin niya kahit anong gawin nila kaya kayo may pagkakataon na kayo pagkakataon nyo na yan ngayon yan parang kwarto lang may division. Ganun lang siya. Hindi ko mabuksan itong iba. Gawa na may mga laman yan, ha? Yeah. Diyan ko na nalagay. Pag kinakapa ko na may itlog, diyan ko na siya nalagay mga bungsa. Para wala kang pagod. Ang iyong hirap, kahit pabuti na siya ng hapon, ay hindi na kaya abutin may itlog. Kahit may puntahan ka, ay yan. Pero kahit panong gawin mo dyan, hindi na kaya abutin ng itlog. Diyan ko mga bungsa. Yan, nakita nyo. Ganito, ito mga inahin kong ito, yun. Kahapon ng itlog yan. Yan. Kabungsa. Marami pa tayong ano dito. Yan, ito siya yung mga gandor ko ngayon. Ako, medyo malamig ang parang ng iba. Kabungsa. Pakita ko naman sa inyo ngayon yung aking yan. Okay, pasensya na kabungsa. Sumurang lamig dito.
ilang araw na ulan ng ulan. Yun nga palang aking diod na pinakita dati, nag 1 month, ngayon 2 months na sila. Naroon na sa palpasan, ipakita ko rin sa inyo para makita ninyo. Sa sunod vlog ko, ipakita ko sa inyo yung mga kabungsa para makita ninyo ng mga 2 buwang si Tadjao ko na Rona. Kahit malamig yun, sanay na sila eh. Shout out na pala sa aking pinsan na si Arcelie Sanchez naroon sa Palau. Shout out din sa kay Cesar Pascua. Shout out din kay Floripe Sanchez. Sa Palau. Ingat kayo dyan. O mga kabungsa, yun, pinakita ko na sa inyo kung anong dapat gawin pag kayo merong manok na nangay ng itlog, lahat ng mga idea kung anong ginawa mo. Mamili ka na kung anong gusto mong gawin doon. Saka kung sino man sa inyo na hindi nakasubscribe sa akin channel, subscribe naman mga kabungsa. Pamasko nyo sa akin. Hanggang natin sa muling vlog, ipakita ko sa inyo yung mga Tadjao ngayon na di old nga. Sa sunod kong vlog, ipakita ko sa inyo mga kabungsa para makita ninyo. Saka marami pa tayong ikayatin mga kabungsa. Okay. Hanggang sa muli, ito ang inyong lingkod, si Kabungsang Arnold Sanchez. Pwede rin kayo mag-visit sa akin, magtanong tungkol sa manok. Sasagutin natin yan. Sabot natin makakaya. May Facebook din ako, Arnold Jose Sanchez. Pwede kayo mag-visit doon. Ano mga kabungsa? Yung nga pala, bumili nga pala ng aking kapatid ng 4 na manok. Kapilaling nilapan linggo rin, kapilaling ko nilaban ni linggo, pagkalipas ng Pasko nilaban ng 2 eh, binininas siguro, buinas din nanalo yung nakatambang dati dito, 4 dinuma nanalo ang 2. Okay, bye bye Kabungsang Arnold Sanchez.